Ta-da! Demonio! Unboxing time! Hello mga kaibigan! Kung may hilig sa matutulis at matatalas ng mga bagay, I have a package to unbox today. Nanggaling lang sa kapitbahay nating probinsya, from Bukidnon. From Dangkagan, Bukidnon. And I'm excited to open this box kasi alam kong very interesting ang laman nito. Alright, tirahin na natin. Uy! The mummy! Dami ko ng basura dito. Alright, so how do we do this? Medyo maingat tayo dahil ayaw kong masugatan yung very valuable merchandise na nakapaloob dito sa plastic na ito. Oho. Dagdag basura! May cardboard. And then, uy, electrical tape. Tulin natin itong mga tape. Look at that scabbard. Hanip sa engraving skills itong mamang ito. Nakapaloob sa plastic bottle ng soft drinks. Kasi may pinoprotektahan. Come on. Ta-da! Demonyo! Woo! Mad skills, mad carving skills ng mamang ito. Finally mga kaibigan, na-unbox ko na rin itong knife na pinaka-aantay natin. Okay? Of course, this deserves a video, a review, because gusto nating ma-promote at makilala ninyo ang isang napakahusay na panday at craftsman. Magaling na engraver. And this guy is June Michael Kipanes of the Municipality of Dangkagan, Province of Bukidnon. Meron siyang Facebook page at doon niya pinopost yung mga obra niya. Meron din ata siyang YouTube channel. I think Pobreng Panday. I'm not very sure about that. But you can just check him out. So sa mga knife forums, nakita ko itong mamang ito. Nagpo-post ng mga gawa niya. And I was so impressed. Dahil as an artist myself, parang ano eh, we can recognize talent right away. Sa mga angles, sa mga curves ng mga products niya, I can say that he's very talented. And yung mismong design niya, it's something that it works for me. Tingnan niyo naman ang gawa niyo. I'm sorry sa mga religious guys, you may say na ano ba naman ito si Clam Sharp stuff, na makademonyo naman, satanic or whatever. Hindi naman. It's just that sa nakikita kasi natin sa mga knife forums natin, may mga pommel na dinidesign na hugis dragon, hugis tigre, hugis paniki, hugis kabayo, ano pa ba? Hugis isda, hugis kung ano-ano. And parang nakakasawa naman yan. So, I figured I'm gonna look for something that's really interesting, that is really challenging for this guy. Gusto kong subukan talaga itong mamang ito. So, pinadala ko yung image na gusto kong ipa-carve sa kanya. And pati yung design ng blade. Ayun. And, he's up for the challenge. Tinanggap niya yung challenge ko.
problema niya lang, wala siyang magandang kahoy. So what I did is I sent him a huge piece of rosewood. Kulay pula. Kita niyo naman. Talagang nag-match dito sa team natin na devil's team. Hindi ako makademonyo, ah. It's just that I am an artist and I'd like to challenge a fellow artist sa kanyang kakayahan mag-engrave. And boy, he delivered excellently. Tignan nyo naman, oh. Yung sa scabbard kasi, I said parang plain naman masyado pag walang ukit ganyan. So, I gave him a design for him to work on with and then he did so excellently. Pati sa handle, pinalagyan ko rin ng apoy na ano, na carvings ganyan. Kasi, demonyo, dapat may apoy. So, ito naman, si Taning. Whatever was ano, dun sa picture, ay talagang nakopya. At saka, yung binigay ko ng picture ay nasa, naka, ano lang yun eh. Front pic lang yun eh. Wala siyang picture na patagilid. So, sabi ko sa kanya, ikaw nang bahala. As an artist, work your magic, my man. Kasi, you know, just use your imagination. Ano bang tsura ng tenga? Ano ba yung tsura ng ulo pag nakatagilid? Ang tsura ng bunganga? So, I gave him the leeway to, you know, do his stuff as an artist. Sa blade naman, ang design na ginawa ko, this was my design, original design ni JC Blades. Ayan. It's like a tracker knife na, but it's more of a fantasy knife. Mismo ang spine nito, may mga cutouts dito. So, dito banda, sa puno banda, ay naka-recurve siya, and then it stopped and transitioned into a belly. Ang blade natin ay nasa 8 inches. Perfect as I have described. And the handle, overall length ng handle is 6 inches, 7 inches pagkasali itong munting sungay. The ferrule is made of aluminum. Center na center yung blade sa handle. Gitnang gitna. Walang gaps, fit na fit, at ang hugis ng handle talagang very comfortable sa kami. Medyo rounded lang siya for my liking, but towards the end it flared wide naman, lumapad naman dito sa dulo banda ng handle. So it provides you a secure grip na hindi siya magta-twist. The blade natin ay one side lang yung may bevel, so it's like a chisel grind. Kasi for right-handed use only lang ito. Dito sa kabila naman kasi sa kaliwa niya ay flat. So, chisel grind ang ating blade. I'm so amazed with the carving skills of this guy. Ang masasabi ko kasi sa kanya, talagang pinag-iisipan ng design. Yung mga angles pinutol dito sa dulo, but it was angled in such a way na nag-complement sa wavy shape niya. Wala na itong lock, walang belt loop, whatever, because I'm not gonna be carrying this one. This is purely for display. Very smooth ang surface ng sheath natin at ng handle. This was sanded off with fine grit sandpaper. Hindi shortcut ang trabaho ito. Whew! Is this sharp? I don't know, and probably I don't care anymore kung matalas ba ito kasi I can sharpen the blade naman. It's not razor sharp, but it's definitely a cutter. This is a wicked blade design. So obviously, this is a fighting knife. Although, pwede naman siya for food processing because ito may belly siya. For cutting ropes and straps, this one will work also. Ang surface ng blade natin is pino naman. Hindi siya ganun ka mirror finish, but definitely fine finish. Ang galing ng mamang ito. My hat's off to you, brother. I will never have the patience to do this carving stuff. But you did it wonderfully. Klaro bahasa, no? Madilim eh. Ilawan nga natin si Taning.
Yeah. So, I think that's about it. Please check out June Kipanes. And baka may gusto kayong ipa-carve sa kanya. And tulungan nyo naman. At huwag nyong baratin yung... Kasi medyo mahihain siya magpresyo ng mga ano niya eh. Ng mga gawa niya. So, kung magpagawa kayo sa kanya, pag pinresyohan kayo ng 3,000, bayaran nyo ng 4,000. Sulit na sulit po ang gawa ni June Kipanes. Hats off to you, brother. Alright? So, thank you for watching. Stay safe and stay sharp.